Welcome back! Nako, nakakamiss kayo mga kaibigan, mga kababayan po namin. It's been a while. I think more than 3 months. Ang daming nagme-message sa amin, nangungumusta. Nasaan na daw si Sir Fermin sa OFW Power? Mukhang nawawala na ata. 3 months nang walang post. So it's been a while. Thank you so much. And maraming salamat po sa inyo. Welcome back. Today's topic is a very exciting topic po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Alam namin at nakikita namin ang inyong mga comments and reactions and inyong mga chats. May mga nagtatanong na, may mga nagsisimula na pong magtanong para sa ating episode na ito. Frequently asked questions po sa PagIBIG MP2. Ngayon, sisimulan na po natin ang ating presentation para mamaya ay ihandaan nyo na po ang inyong mga katanungan para mamaya ay masasagot po natin ang lahat ng yan, okay? Bibigyan namin kayo ng very brief overview about PagIBIG MP2 and then later on po ay sasagutin natin ang inyong mga tanong, okay? So ano ang PagIBIG MP2? Ang PagIBIG MP2 ay isang voluntary, guaranteed, and tax-free savings program po ng PagIBIG. Voluntary sapagkat hindi kailangan na magkakaroon kayo nito. Unlike po sa P1 or PagIBIG 1 which is mandatory para sa lahat ng mga workers po sa Pilipinas. Pero sa PagIBIG MP2, ito ay voluntary. Pwede kayong magpa-member dito or pwede kayong mag-open ng account. Pwede ring hindi. Guaranteed sapagkat garantisado ang inyong capital. At the moment na mag-declare ng dividends ang PagIBIG, guaranteed na rin po ang inyong dividends. And of course, it's tax-free. Ibig sabihin, lahat po ng income sa PagIBIG, wala pong deductions. It's tax-free. Okay? Next, magkano po ba ang makukuha dyan sa PagIBIG MP2? Okay, ang laki po, 6%. Ibig kong sabihin ay malaki po ang number na nilagay ko. Hindi naman malaking malaki. Ngunit historically po mga kaibigan, ang PagIBIG MP2 gave 6% annualized dividends. Sir Fermin, yun po bang 6% ay guaranteed po yan na every year ay 6%? Okay? Hindi po mga kaibigan. Kasi gaya ng sinabi na namin sa mga videos natin sa OFW Power, ang dividends po ng PagIBIG ay depende po yan sa kita ng PagIBIG for that year. Okay? Kapag nag-declare na sila ng dividends, ang dividends is a form of income. Income ng PagIBIG, kapag na-declare na nila, na-audit na nila ang kanilang income for that year, saka po sila magde-declare ng dividends. Ang annualized, ang nakita po ninyong 6% annualized po yan. Ibig sabihin, nung nagsimula po ang PagIBIG MP2 nung 2010 hanggang noong 2020. So the latest dividends was declared on 2020 ay 6% po ang kanilang annualized return. Ibig sabihin, kung kayo ay nagsimulang mag MP2 nung 2010 hanggang ngayon po ay tumubo ng tumubo every year, compounded yearly. Annualized, okay? Compounded yearly ng 6% ang inyong MP2 account. That, para sa akin, napakalaki po niyan. Kasi mga kaibigan, wala pong deduction na yan. Wala na pong kaltas yan. Guaranteed na po yan. Wala ng kaltas, wala ng taxes, okay? Para malaman po ninyo, i-compare natin yung historical return ng MP2 versus ng inflation rate at ng bangko, okay? Ng interest na binibigay ng bangko. Let's take a look. Ayan. So nakikita po ninyo mga kaibigan, yan ang comparison ng returns. Nakita ninyo yung bangko nasa kaliwang bahagi, halos hindi makita sapagkat every year, ang bangko po ay nagbibigay lang ng 0.25% na interest sa inyong savings. Please correct me if I'm wrong, may mas mataas din po niyan sa mga certificates of deposits, ngunit on the average, yan lang po ang ibibigay ng bangko sa inyo. On the second graph, nakita po ninyo yung 3.2%. 3.2% is inflation rate po. Simula po ng for the last 10 years, kung hindi ako nagkakamali, actually pumalo tayo ng nasa 5 point something inflation rate natin on one of the years, but on the average po, on the average, ang inflation rate ng Pilipinas for the last 5 to 10 years, if I'm not mistaken, is 3.2%. Ano po yung ibig sabihin ng inflation? Yan po yung constant na pagtaas ng bilihin
Okay? Bilihin in general na lang po sapagkat it's a basket of goods. Ibig sabihin, representative po yan ng food. Okay, food prices, housing prices, yung transportation prices, real estate, whatever, okay? So it's a basket of goods na binibili, kailangan natin. So it's pegged to the consumer price index. So yung inflation yan po, every year, ibig sabihin, tumataas ng 3.2 ang bilihin natin or yung cost of goods and services natin dyan sa Pilipinas. Yan ang ating inflation. Kung ang inyong pera ay nasa banko, you would be losing. If you park your money in the bank, you lose purchasing power. Ibig sabihin, halimbawa lang, may 1,000 pesos kayo, nilagay ninyo sa banko. Okay? Next year, hindi na po yun 1,000. 1,000 times 0.93 something percent na lang po yun. Yun na lang po yung purchasing power ng 1,000 pesos ninyo. Kaya, lugi kayo, ibig sabihin, kapag nandun siya sa banko because of inflation. So, it erodes your purchasing power. Ngunit ang MP2, kung nakita po ninyo, ay mas mataas. Di hamak na mas mataas kung ikukumpara po sa inflation rate at sa banko. So, that's a 6%. So, in return, meron po kayong real, so nominal return is 6%. Ang real return ninyo ay 6% minus 3.2%. Ibig sabihin, ay lumalaki, tumataas ang inyong purchasing power. So kung nasa banko, you lose purchasing power. If you put it in MP2, you gain purchasing power sapagkat tumataas, compounded every year. Ayan, sana nakumbinsin namin kayo on the advantages of putting your money into MP2. Okay, ngayon, pag-usapan naman natin, ito po ang ating tatalakayin sa ngayon at mamaya ay sasagutin natin ang ilan sa inyong mga katanungan. Una ay enrollment at pangalawa ay contribution and then pangatlo ay withdrawal. Okay, let's proceed. Enrollment po, sino po ang pwedeng mag-enroll? Paano ang pag-enroll? Kailan pwedeng mag-enroll? Yung form, may mga nagtatanong din ukol sa form. Kung isasubmit pa ba o hindi. And then let's talk a bit about salary deduction. Who can enroll? Sino ang pwede mag-enroll? Lahat po ng active. Okay? Ulitin namin, lahat ng active PagIBIG members ang pwedeng mag-enroll. Dapat tuloy-tuloy ang kanilang P1. P1 means PagIBIG membership. P1 account, tuloy-tuloy ang kanilang hulog doon for the last 3 months. Yun po ang ibig sabihin ng active. Eh, hindi ko po alam, sir, kung active ba ako o hindi. I-email po ninyo ang PagIBIG. Typically, kung lumabas na kayo ng 6 months, pataas, na walang hulog ang inyong PagIBIG P1 kasi may example, nawala ng trabaho, o di kaya hindi na sila nagtatrabaho, or nag-retire na sila, hindi na po sila active. Ano? So, who can enroll? Lahat po ng active. Eh, sir, retired na po ako, pero dati akong PagIBIG member. Pwedeng-pwede po. You can enroll in MP2. Sir, estudyante pa po ako. Hindi po ako member ng PagIBIG. 18 years old pataas po. Pwedeng-pwede. Eh, kaso sir, hindi po ako member ng PagIBIG. Eh, ang simple lang ang sagot po natin dyan, magpa-member na kayo sa PagIBIG. Madali lang po, bisitahin ang PagIBIG office and magpa-member kayo. Sir, hindi ako makabisita sapagkat pandemic. Don't worry, pwede ring online. Okay? Sa lalong-lalo na, mga kasama naming OFW, hindi sila member ng PagIBIG, nasa labas ng Pilipinas. Halimbawa, yung mga kasama nating mga domestic helper, halimbawa, hindi nagtatrabaho sa Pilipinas dati, kaya wala silang PagIBIG. Lumabas ng Pilipinas, naging domestic helper, hindi na naging PagIBIG member, pwedeng-pwede po, magpa-member po kayo online. Bisitahin lang ang PagIBIG website and then meron silang enrollment po doon sa P1. Okay? PagIBIG 1 enrollment. Pwedeng-pwede po kayo mag-enroll. Next, kailan dapat mag-enroll? Dapat mag-enroll ngayon na. Okay? Huwag nang pabukas-bukasin. Ibig sabihin, kung sa tingin ninyo that MP2 is a good investment, is a good savings para sa inyo, ngayon na kayo magpa-enroll. Okay? Gaya nga na sinabi namin sa aming mga videos at sa ilang na mga videos namin, ang sabi namin, huwag nang magpatumpik-tumpik. Sapagkat, the moment na magpatumpik-tumpik kayo, nasasayang ang panahon. Nasasayang ang oras. Sapagkat, yan na sana ay simula na ng pagtutubo ng inyong pera. Eh sir, bukas na po. Eh sir, next month na po. Yung iba nga, nakalimutan na. Okay? Nag-open lang
lang tapos nakalimutan na, ay naku, may PagIBIG MP2 pala ako. And then hindi na sila nakapaglagay. Okay? Hindi na nakapag anong tawag nito? Hindi na nakapag-contribute sa kanilang MP2. Okay? Sayang naman. Kaya simulan na kaagad. How to enroll? Simple lang po. Panoorin po ninyo ang aming isa sa mga MP2 videos na nasa website, nasa OFW Power. Online lang po ang enrollment, walang hassle. Basta't lahat po ng inyong information ay okay. Okay, maayos ang inyong information, yung inyong pangalan, lalong-lalo na. And then especially yung email address po ninyo, ano, dapat active. Dapat yun yung naka-register. Eh, kaso sir, hindi pa naka-register. Kailangan ayusin muna lahat ng inyong personal details. Inyong pangalan, inyong address, ang inyong birthday kung halimbawa, ayusin muna ninyo. Kasi minsan, kapag hindi po nag-proceed ang inyong enrollment, ibig sabihin, sometimes may mga times po na may problema ang inyong personal records. Hindi magtutugma ang inyong personal records. So, you cannot open online. So, sir, pwede pa rin ba akong mag-enroll? Pwede pa rin. Punta lang kayo sa PagIBIG office. Eh sir, pwede po bang mag-enroll na doon po mismo sa PagIBIG office? Of course, pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede pong mag-enroll mismo sa PagIBIG office. And it's even advantageous. Kasi mas okay po yun mga kaibigan sapagkat kung doon po kayo sa PagIBIG office, automatic makapagbigay na kaagad kayo or makapaghulog na kaagad kayo ng inyong first contribution. And at the same time, ay alam niyo po talaga na successful yung inyong enrollment. Kasi mamaya lang, ay may mga nagtatanong eh. Hindi nila alam, hindi sila sigurado kung successful po ba ang kanilang enrollment sa MP2 savings nila. Ito ay maraming nagtatanong nito. Sapagkat pagkatapos po ng online registration or enrollment, may form po yun. Importante po yun, mga kaibigan. Maraming nakakalimot po nun, okay? Dun sa form ay nakalagay po dun ang inyong P1 account, nakalagay din ang inyong MP2 account. Yun po ang kailangan ninyo. Ang iba ay hindi nila yun na ipiprint sapagkat wala silang printer. Okay lang po yun. Pero ang mahalaga, paki-screenshot po ninyo yun, okay? Screenshot ninyo and i-save po ninyo yun sapagkat nandun ang detalye ng inyong MP2 account. Kasi mamaya, paano kayo maghuhulog kung hindi ninyo alam ang inyong MP2 account, di po ba? So sinabi na rin yan namin sa aming mga videos, kailangang alamin po ninyo ang inyong MP2 account. Ang tanong, yung form po ba? Kasi nakalagay dun sa baba ng form na kailangang i-submit doon sa PagIBIG office para ma-verify ng PagIBIG. Ang sagot is ganito. Hindi na po kailangan na i-submit po yung form na yon. Eh sir, nakalagay eh. Dati po ay akala namin na isa-submit. Halimbawa, kami na nasa South Korea, paano namin isa-submit sa PagIBIG office yun? Di po ba? So wala naman kami. Or di kaya, nasa Saudi Arabia kayo and then sobrang layo po ninyo, nasa gitna kayo ng disyerto, paano ninyo maisa-submit yun? Di po ba? So, ang sagot po dun ay hindi na po kailangan. Ang totoo niyan ay may nagtatanong sa amin, dyan mismo sa Pilipinas, nung nag-open sila, hindi na po nila sinubmit. Okay, no need for submission. What is important is yung inyong MP2 account. Then you can start your contribution. Okay? You can start your contribution. Sir, hindi kaya magkakaroon ng problema? Hindi po magkakaroon ng problema. Ganito lang po ang gagawin nyo. Simple lang. Halimbawa, nakukuha na kayo ng form ngayon at meron na kayong MP2 account. Nakapag-enroll na kayo, meron na kayong form or lumabas na yung form, nandun ang inyong MP2 account, ang gagawin po ninyo, hulugan nyo agad sa GCash ng 500 pesos. Okay? Yun yung minimum na contribution. And then, hintay kayo ng sandali. I don't know, mga 2 weeks siguro, 1 week, kasi yun naman ang turnaround time ng PagIBIG para mag-reflect yun. Pag nag-reflect po yun sa inyong virtual PagIBIG, kapag nag-reflect sa inyong virtual PagIBIG, that means everything is okay. Everything is settled. Okay? So marami po tayong mga kaibigan, nakapag-enroll, hindi na po sinubmit ng form. It's okay po, walang problema. Sa mga doon naman sa PagIBIG office mismo, wala nang form po yun. Okay? Sapagkat may pipilapan lang naman kayo and then pagkatapos nun, bibigyan na kayo ng inyong MP2 account number. Yan, sana nasagot po namin ang ukol sa form kung isasubmit pa ba o hindi. Lalo-lalo na yung mga kasama namin na nasa labas ng Pilipinas, no need to submit the form. Okay? Next! Salary deduction. Dito tayo magkakatalo. So, sir, gusto ko po salary deduction. May nagtanong, kung OFW, hindi po pwede ang salary deduction.
Okay? So, simpleng sagot, sa lahat po ng nasa labas ng Pilipinas, wala pong salary deduction. Kung ang inyong employer ay labas ng Pilipinas, hindi po pwede ang salary deduction sapagkat walang kinalaman ang inyong employer doon sa PagIBIG. Okay? Wala silang connection. Ang may connection lang sa PagIBIG, yung employers natin na nasa Pilipinas, sila lang yung pwede na mag-process ng form during enrollment para isubmit sa inyong HR or di kaya doon sa inyong finance office sa inyong company for salary deduction. Okay? Sana maliwanag po yun. Hindi pwedeng mag-salary deduction ang nasa labas ng bansa. Ngayon, ang mga nasa Pilipinas, pwede po. Paano po gagawin yun, sir? Simple lang. Naalala nyo yung form? Meron pong acknowledgement doon or di kaya meron yung authorization, kung hindi ako nagkakamali, na nakalagay na I authorize my company to deduct salary from my account. Yun po ay kailangan po ninyo. Doon kailangan ang form, okay? Sa salary deduction. Kasi gusto ko po, sir, na sigurado na buwan-buwan ay makakapaghulog ako sa MP2. So, ang inyong gagawin, kapag online kayo na nag-enroll at natapos na ninyo ang enrollment online, kunin niyo na yung form po ninyo, i-print niyo yung form po ninyo, fi-fill upan po ninyo iyon, and pipirmahan, pati yung acknowledgement form, and submit to your HR. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan kayo ng HR ninyo or ng inyong finance department sa inyong company para i-accomplish po yun. Ang gagawin ng inyong company, sila po ang magpo-process doon sa form na yun. Sila ang magsasubmit sa PagIBIG, and then every month, on a designated date, kukuha sila doon sa inyong sahod. Kukuhanan ang inyong sahod, and then yung part na yun ng sahod, ipapasok nila doon sa inyong MP2 account na nakalagay doon sa inyong form. Okay? So sana maliwanag po yung ukol sa salary deduction. Sir, maganda ba yung salary deduction? Actually, ako, kung ako ang tatanungin, mga kaibigan, gusto ko po yung salary deduction kasi una, sigurado ako na talagang religiously nakakapag-ipon ako sa MP2. Ngayon, ang tanong ay, sir, kung salary deduction, pwede pa bang huhulugan ko o di kaya maghuhulog din ako personally sa PagIBIG o di kaya dun sa mga remittance center, sa GCash or Paymaya o kung ano man yan? Pwedeng-pwede po. Mamaya lang ay sasagutin po natin yan. Pwedeng-pwede po na gagawin po ninyo yun. Kasi ang totoo niyan, kahit ilang beses na maghulog ay pwede po pagdating sa MP2. Okay? Okay, next tayo mga kaibigan, contribution. Dito ay tatalakay natin minimum contribution amount, magkano ang maximum contribution amount, paano ang pag-contribute at ano ang best strategy para mag-contribute at ma-maximize, meaning to say ma-maximize ang dividends, meaning mas malaki ang dividends na makukuha. At paano natin ma-check ang ating contribution? Yan ang ating sasagutin. Sa ating pagbabalik po dito sa OFW Power, okay, magbabalik po kami, kaya dyan lang po kayo mga kaibigan.